Hello, gorgeous netizens. Welcome to Jules Narchal channel, and you are watching Bajog's Coffee Talks. Small things, your hands can't even carry a walk for a mile. Yes, mga kabajogs, you heard it right. This is one of my newest segments here in Jules Narchal channel. This is going to be a podcast feels episodes. We will going to talk about anything under the sun. We will talk about certain topics and we will share some opinions, suggestions maybe, tips, and also some of ideas that can help other people, especially sa inyo mga kabajogs. By the way, disclaimer before we start, okay, wala pong kinalaman ang religion, politics, or anything, celebrities, or kahit sino man, sa mga anuman ang mga opinion ko, masasabi ko, sa vlog na ito, or sa Bajog's Coffee Talks. Kahit pa si Duterte, huwag niyong sisihin si Duterte, okay? Kung may mga masasaktan man po, pasintabi, patawad po, tao lamang. Naglalabas lamang po ng mga saloobin. By the way, kung first time mo watching one of my videos or visiting my YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe and hit the button bell para lagi kang updated with my new videos. Thank you! Of course, here in Bajog's Coffee Talks, I will use this segment para makapag-reach out at makapag-shout out sa ating mga beloved Bajogsters. Yes, certified Bajogsters, taray! Kung si Sarah Jimmy Popsters ako din, Bajogsters. Just kidding. Seriously speaking, gusto ko pong magpasalamat sa lahat-lahat for all your support, lalong-lalo na sa ating mga kabajogs, sa mga loyal, certified Bajogsters, yes. Aking mga kapwa YouTubers, maraming salamat sa inyong suporta. And of course, to my family, syempre, and relatives and friends, na lagi nandyan nakasuporta. I think I already crossed season 1 of being a YouTuber or vlogger. Yay! Ang saya-saya. So yun lang, look forward to many vlogs in the future. So that's why I created this podcast feels episodes para meron din tayong mga bagong ma-share or ma-offer sa inyong mga kabajogs. As I was saying earlier, dito sa Bajog's Coffee Talks, meron tayong shawaraw! Ano sabi? Shawaraw! Well, shout out, okay? I want to shout out some of the certified Bajogsters, okay? Hindi ko ma-shout out isa-isa, of course, today. So, in every episode that we'll be having in Jog's Coffee Talks, we will do shout out, okay? We will do shout outs for those ating mga certified Bajogsters. Kasi gusto ko talaga magpasalamat sa inyong support and for giving so much of your time talaga para manood ng mga vlogs ko and even like and comment and even share. So maraming salamat. Certified Bajogsters for today. So shout out to Cheruful Bell. Yon, Cheruful Bell. Thank you so much for always being so supportive. Sa mga likes, comments, talagang kahit busy ka, you still make it a point na mapanood pa rin ang mga vlogs ko, ang mga videos. So thank you. Thank you so much, Cheruful Bell. And thank you din kay, shout out to Edwin Marcos. Maraming salamat. Thank you so much, Edwin Marcos, for always being so supportive sa mga likes, comments, sa panonood. Thank you so much. It means a lot to me. Mga kabajogs, mga certified bajogsters, maraming salamat. So again, shout out to Cheruful Bell and Edwin Marcos. Thank you! So let's begin. So for today's episode, our podcast feels episode, Bajog's Coffee Talks. Our topic for today is very timely. As in, ang tagal-tagal na nga eh, sa pagiging timely nga. But I just wanna talk about this one. And I wanted to start this segment with this topic kasi I know for a fact na marami rin na tayo marireach out for this topic and at the same time to share with you my experience baka sakaling meron din kayong matutunan out of it and also some tips and suggestions on how to, you know, overcome what is happening now. So I know that you have an idea what I'm talking about.
The topic for today is COVID-19 crisis. So we will talk about the COVID-19 pandemic crisis. No, so pag-usapan muna natin first yung history niya when it started. Brief lang, brief history. I'm sure that majority of us already know this, but you know, let's just try to review lang a bit. So the first outbreak of this virus was in Wuhan, Hubei, China in 2019. Actually, it happened end quarter of the year 2019, mga around December, the virus started. And the main attribution of this virus happened was those who had visited the Huanan Seafood Wholesale Market. And unfortunately, those who had visited this supermarket, syempre nag-travel back na sila sa kanilang mga countries, that is where the spread started. But of course, it all started in China. As in, dun muna siya unang kumalat. Then, slowly, actually, hindi nga slowly, agad-agad din after a couple of months later, kumalat na siya worldwide. And imagine niyo, no, yung virus na yon, spread out na siya, naapektuhan buong mundo. Hindi lang mga health ng tao, pati yung market nag-crash. Maraming mga businesses ang nagsara, maraming mga companies, ang mga employees na nag-suffer. As in, ang hirap. And it's not easy. It's really not easy. Imagine, yung pinaka-outbreak niya talaga, yung talagang pinaka-naramdaman natin talaga yung kanyang hirap na naibigay sa atin was 2020. Year 2020, last year. And around March, April, doon na nag-start yung mga lockdowns ng majority ng mga bansa. Curfew, restrictions, movement restrictions, and all. And aminin natin, ang hirap-hirap at that time, we were not certain of what gonna happen. Ako, for myself, I'll speak for myself, that time last year, sobrang, I think, I had anxiety attacks several times. Hindi maiwasan eh. It's very inevitable. Andun yung fear mo na you might gonna lose your job, magkasakit ka, okay? Kasi at that time, kahit lockdown na, I still go to work kasi yung hotel na pinagtatrabahan ko, we're still in operations despite na may iba kami nagsarang hotels, shut down, and nagbawas ng tao and everything, all the salary din cut and all. So we will go to that deeper later on. So yun, alam mo yung fear na anong nangyayari? Ang mahirap pa nito kasi we are here in abroad. My family and myself, we are based here in Dubai, UAE. Mas mahirap yung sitwasyon ng mga nasa ibang bansa. Kasi after this, kasi lalo na sa amin, ng mga nandito dahil sa mga trabaho namin, what will happen? What will happen after? Ang gulo, ang hirap, sobrang, I must admit, first few months was like a roller coaster ride. Sobra. Sobra. My husband and myself, we are both working in hospitality industry. And we know for a fact that one of the industries that greatly affected with this virus is hospitality industry. So I work in a hotel and my husband in airlines. Pareho kaming sobrang affected ang mga trabaho at that time. Honestly speaking, it wasn't easy. Hindi madali. Andun yung fear every day, andun yung worry, andun yung anxiety. That every day when you wake up, Lord, ano yung mangyayari? What will happen today? Pero alam nyo, sa totoo lang, whenever I wake up in the morning, laging pumapasok sa isip ko, thank you, I'm still alive. Despite this challenge na nangyayari, the crisis, I'm still alive. At binibigyan pa rin ako ng chance na mabuhay, na makasama ang pamilya ko. But then, still, we as human, we still have this tendency to be worried. Siyempre, ang ipokrita mo naman kung sasabihin mong hindi, no, kampante ako ng mga panahon, no, okay lang. I don't think so. Ang ipokrita, di ba? Andun pa rin yung takot. Kasi bakit? We don't know. May makakain pa ba ako bukas? Meron pa ba akong pagkain maiahin sa pamilya ko? May trabaho pa kaya ako mamaya or bukas? May sasweldohin pa rin kaya ako? Bukas ba healthy pa rin ako? Bukas ba wala akong virus? Those things. Bukas ba makikita ko pa yung pamilya ko? And everything. It's really a roller coaster ride.
nung time ng last year lockdown, yung pinagtatrabahuan ng husband ko na company, marami silang tinanggal. And it's not an easy decision. I know and I understand that. Hindi madali para sa mga owners, para sa mga directors, para sa mga executives, sa mga committee, sa board committee na mag-decide na, okay, kailangan natin magbawas, kailangan natin magtanggal ng tao para mas masave pa yung company. Masakit sa kanila yon. Ng mga una nilang tinanggal, matatagal na sa companies kasi sila na yung mga malalaki na ang graduate. Sila na yung malalaki ang sahod. Tinanggal nila yung mga not operating departments. Mga posisyon na hindi naman na kailangan na kaya namang gawin ng isang posisyon. Redundancy. It happened. Hindi lang sa airlines, hindi lang sa hospitality, sa lahat, restaurants, sa lahat ng klase ng mga companies na talagang apektado. I was a witness as well sa company rin namin. Andun yung mga tinanggal din, pinagbakasyon ng walang bayad, binawasan ng sahod, at ang tagal na nangyari yon. But then I never questioned the decision of those in management. Kasi lahat naman at the end of the day, kailangan natin maintindihan na wala naman choice din ang mga owners, di ba? We were just praying for at least sana na hindi tayo masama doon sa decision na yon. But if we are, ano maiisip natin? Magagalit ba tayo? Are we gonna hate God for it? Are we gonna hate the virus? Magagalit ba tayo sa sitwasyon? Madaming tatakbo sa isip natin, di ba? Yung mga panahon na yon na you're financially challenged kasi nga hindi na rin enough yung funds na meron ka. But still, you have to survive. And aminin natin, majority of us nagkaroon ng mas maraming utang, loan. The credit cards are gone higher, na over the limit na nga, di ba? Hindi na natin alam saan natin kukunin yung mga pambayad natin sa renta, sa food, sa mga mortgage, school ng mga anak, or whatsoever. It was really a roller coaster ride. It was really a challenge. Noong panahon ng lockdown, marami pa sa ating mga mahal sa buhay ang nawala. Ang sakit lang kasi we didn't have the chance to be with them nung mga panahon na yon. Because we are not allowed to. Again, ano bang magagawa natin? Noong panahon ng lockdown also, we lost a loved one. And that person is very important to us. A family member. Yung experience na yon na hindi ka makauwi para at least man lang sa huling sandali makasama mo, makita mo ng personal. Hindi ka nabigyan ng pagkakataon kasi dahil sa sitwasyon. Masakit. Sobrang bigat. And I know for a fact na hindi lang to nangyari sa amin. Nangyari rin to sa iba. Worst is, mas marami pa ang mas mabigat ang sitwasyon. Some people might say, kaya niyo yan. Okay lang yan. Ang dali magsabi para sa atin, uy, kaya mo yan. Malalagpasan mo yan. Frankly speaking, real talk tayo. Hashtag RT. If you are not in the position of person suffering, it's easy for you to say, kaya mo yan. Okay lang yan. Matatapos din yan. But, those words are very powerful. It is. Huwag kayong manghihinayang or magdadalawang isip na sabihin yan. And I hope that when you say those things to those people who are undergoing challenges, galing sa puso, hindi para lang may masabing, kaya mo yan, okay lang yan. Diba? Who are suffering? Ano nga ba? Ano nga ba ang naitulong natin sa kanila? On the brighter side, marami rin namang mga magagandang nangyari or let's just say, mga ibang magandang